and the responsibility of parents. In so doing, it has taken to itself the tasks of which it was neither authorized nor equipped, and that is a big problem. So, sinasabi po dito ni Greg Nichols, isa sa malaking problema sa kasaysayan ng iglesia, pag lumilihis yung iglesia sa mandato nito, pag ginawa niya yung hindi pinagagawa sa kanya, pag dagdagdag o nagbawas. So, sabi po dito sa isang note, in our day, it's not just the state and the family that the church is usurping. It is taking the role of the entertainer and that of the market, and etc. Ngayon po, sa modern times, hindi na lamang yung gobyerno, yung estado at yung pamilya yung tinitake na usurp na responsibility ng iglesia, kundi pati yung entertainment at iba pang mga hindi naman niya trabaho. So bakit, paano natin nasabi na na-usurp ng church in history yung trabaho ng family? Dahil ang kahaninang umaga, no, patungo sa pamilya natin pinag-uusapan, pero ang downside nun is kung inasa na lang ng mga magulang yung pagtuturo sa kanilang anak sa iglesia. Kaya nga emphasis natin kaninang umaga ay katuwang lamang. Hindi main ang tagapagturo ng pamilya ay yung pastor, kundi yung ama ng tahanan. At katuwang lamang ang iglesia. Kaya po, ngayon, entertainment ay kinuha na rin ng iglesia, pati yung market. Meron po ngayong seminar na kumakalat, no? Ang tawag doon sa seminar na yun, parang how to properly market your church. Ganun yung idea ng seminar. I'm sure, well-meaning naman yung gumawa nun, pero what's the point of marketing your church? Hindi naman business ang iglesia. So, meron ngayong mga seminar na gano'n na siguro ang gusto nilang mangyari ay maging effective ang church sa iimbita o pagpapalago nito. Pero hindi mo kailangan ng marketing strategy to grow a church. The last time I checked, sabi sa Rome, sa Acts, and the Lord added to their numbers daily those who are being saved. Na-attract ang tao dahil sa kay Kristo, hindi sa kahit ano pa mang paraan para sa iglesia, no? So, the point here is the occupation of the church must be seen as mandates of the head of the church. They are positively instituted by Jesus Christ in the exercise of his lordship over the church. And changes in time and human culture will not change the validity and perpetuity of these mandates. Yung mga mandato ay pinakita na ito ni Kristo nung in-institute niya ang church. Back in the book of Acts, nakita natin doon yung mga mandato, ang pagsamba, ang Lord's table, ang benevolence. Ito po ang mga mandato na hindi nagbabago ito kahit magbago pa ang kultura o ang panahon at nagpapatuloy ang mga mandato na binigay sa iglesia. At kasama nga po dyan ay yung corporate worship o panambahan, kagaya po ng ginagawa natin ngayon. The principle here is the church is called to be first and foremost a worshiping community. Ang iglesia ay panambahan, hindi ito pang-entertain. Hindi rin ito kagaya ng Hospicio de San Jose, hindi tayo bahay ampunan o ang tawag doon, charitable institution. We are a worshiping community. Pag sinabing first and foremost, it means above all the other mandates, this is the primary task of the church. Part ng mandato ay yung benevolence. Okay? Charity, kasama yan. Pero hindi nun pwedeng overpower yung pinakamandato ng pagsamba. At makita po natin dito, it is the rationale of man's creation and the first table of the moral law. Lahat ito ay pagsamba. Nagpo-point out ito na mahalaga o nasa front lines o prioridad ang maitaas ang pangalan ng Diyos. Reformed confessions give worship a separate chapter and not merely a section under the church. So, ang punto is, it should be put above the other mandates and not merely stand parallel to them. Anong problem sa mga pinanggalingan natin? Kapag Sunday, pag Lord's Day, ano yung mas mahaba? Concert. Na pinangalan ng praise and worship. No? Kapag sinabing, oh, mag-worship tayo, kakanta.
tutugtog. Yun ang worship na akala natin. But when we reformed, nung nagre-reforma na tayo, nakita natin, hindi lang section ito. Ngunit ang buong linggo, ang buong araw ng Diyos ay panambahan, pagsamba sa Diyos. Ngunit mag-ingat, defects in worship cannot be covered up by other mandates. Yung depekto sa pagsamba ay hindi pwedeng takpan ng ibang mandato para masabi na, ah, na-compensate na namin. Gagalingan na lang namin kunyari sa pag-aabuloy o gagalingan na lang namin sa Lord's Supper. Imbis na maliliit na baso, maglalasing kami. Hindi pwedeng ganun. Nag-compensate ka lang. No? So, yun, mag-ingat po tayo dun. Pangalawa, yung worshiping community na term. It is contrast with private and family worship. Sabi nga, kinuot ko si Pastor Eli Kana kaninang umaga na ang family worship ay precursor. Hinahanda lang nito ang pamilya para sa lubusang pagsamba sa araw ng Linggo. Nandoon ang worship na term sa family worship, pero yung corporate worship sa pagsasama-sama sa pagsamba, sa lingguhang pagsamba ay patungkol sa komunidad. So nandun yung idea nga ng tawag dito, mutual edification. Sa isang pamilya, nandun na rin naman, na-edify naman natin isa't isa, pero that's given. Isang unit na lang kayo, isang pamilya kayo, no? Though individual pa rin ang kaligtasan, pakita natin na kung kayo ay sumasamba sa isang pamilya, sasama kayo sa isang komunidad na kung saan hindi mo kasama sa tahanan mo. At yun ay makita natin na it is a worshiping committee. So tignan natin yung mga mito o myths that militate against the principle. Number one, all of the Christian life is worship. I used to believe this. Before, na kahit magsipilyo ka, nag-worship ka sa Panginoon. And everything you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. As if yung doing it for the glory of God is a form of worship. Akala natin, basta kumanta lang tayo, nag-worship ako sa Panginoon. No. There is an element of truth to this as the Christian life is one of total dedication to God. Somehow, in Romans 12 verse 1, sabi doon, present your body as a pleasing sacrifice, holy and acceptable to God, in view of God's mercy. No? Somehow, pagsamba ang ating mga buhay, pero kailangan ma-qualify natin yung talagang pagsamba. So, it is wrongly used to preclude the necessity of consecrated worship. Pagka tinatanggal mo na yung corporate worship sa picture, kasi kaya ko naman sumamba sa Diyos mag-isa, it's just between me and God, then you're wrong. Nagkakaproblema ka na. Lumalabas ka na sa biblical parameters. Worship is distinct from other earthly activities. First and last biblical occurrence in Genesis chapter 22 verse 5, you can look it up. Ibang-iba ito ang pagsamba. Meron siyang distinction sa ibang ginagawa like farming. No? Malinaw. Example na lang si Abel at Cain nung nag-offer sila ng kanilang mga handog. Ibang-iba yon sa ginawa nila para makuha yung offer nila, which is farming and raising up cattle. Magkaiba yon. And lastly, the mandate of worship pertains to the church in its corporate identity, not individual members. Magsasama-sama, pagtitipon-tipon, yun ang pagsamba sa Diyos. Hindi ka pwedeng sumamba mag-isa. Okay? If you're praying alone in your bedroom, you're praying. If you're singing, you're singing. But when it comes to worship, it should be corporate. It should be involving the assembly of the redeemed. So the concept, number two, solitude with God is a valid alternative. Ito yun, yung mag-isa ka lang, okay na to. It's just between me and God. Mali po yun. It is the universal duty of all believers to spend solitude with God. Tama na dapat gawin yun. Lahat ng mga believer ay dapat may private na pakikipagniig sa Panginoon. But the assembly of the church on the stated time takes precedence. First and foremost pa rin yung priority sa naitakdang panahon ng pagsamba. At kasama yan sa ating sinumpaan na covenant. Kung kailan na itakda ang pagsamba, magsasama-sama tayo doon. At yun ay tuwing Lord's Day.
walang Lord's Day na hindi sasamba ang mananampalataya. Kung may Lord's Day ng araw na ito at hindi ka sumasamba, okay, fight me. Nagkakasala ka o hindi? Ulitin ko ha, kapag Lord's Day at hindi ka sumasamba, nagkakasala ka ba o hindi? Nagkakasala? Sino sasabing nagkakasala? Okay, dyan papasok yung alin? Yung mga valid reason ba't hindi ka nasa panambahan pag Lord's Day. Hindi kasama dyan yung ano pa bang dahilan kung hindi lang ito preservation of life or yung mga ganong paraan. Talagang hindi maiwasan. Kaya nga, kapag hindi maiwasan lumiban, ano dapat ang attitude ng puso natin? It is with a heavy heart. But it should not be used as an excuse na it is with a heavy heart. Pastor, heavy heart ko ha. Absent ako Sunday. Hindi. Hindi siya excused. Okay? So, the concept of worship. So, doon muna tayo sa number one, worship in general. In Old English, the word worth-ship, to honor one according to its worth. Kung ano yung kanyang value, ino-honor mo siya doon. So, in the Old Testament, yung abad, which is to serve, and shakach, to bow down, in the New Testament, proskuneo na lang. Yun lang alam ko basahin. Proskuneo, which is to prostrate or to bow down. No? These are the terminologies used. So, it is associated with the posture of bowing down, as mentioned in the following verses na nakita natin dyan sa notes. And pangapat, in the surrounding nations, the cultus or ceremonial procedures is prominent. Yung cultus, yung mga seremonya, no? Distinct. Oh, one time, I was watching a reel na mayroong babae, nagpunta siya sa South America, yung mga pyramids doon. Sa Machu Picchu ba yun? Makit siya. Tapos pagdating niya sa tuktok, nagsasayaw siya doon. Aba, pagbaba niya, inabangan siya ng mga tao, pinagbabato siya. She was mobbed. Wala daw respeto sa kultura. If itong mga pagano ito, mga unbelievers, ay binibigyan ng paggalang yung paraan ng pagsamba ng mga ancient people, which is demonic, yung mga steps na yon, sabi doon, kung napanood nyo yung apokalipto, doon gumugulong yung mga ulo ng mga pinupugutan dahil sumasamba sila sa sun god. Kung yun ay pagsamba nila at ginagalang nila, eh, lalo naman ang paggalang at pagsamba natin sa tunay na Diyos. In Israel, Yahweh is a central object and the spiritual state of the worshiper takes precedence over ritual. So yung spiritual state ang mas mahalaga. Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos pagdating sa pagsamba. Ang centrality ng pagsamba ay ang Diyos at nalalaman ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Kahit ano pang paggulong-gulong mo dyan, pagtaas ng kamay, kung ikaw ay makasalanan at hindi ka nananampalataya kay Kristo, eh hindi ka tanggap-tanggap ang iyong pagsamba. Kaya nga, sobrang nabago yung pananaw natin. Dati, ay, pag mas malakas ang palakpak, pag mas mataas ang talon, pag may headbang yan, oh, grabe, worshiper. Nakaka-cringe na marinig ngayon na sinasabi mong worshiper ako eh. Hindi ako performer. Wow, ang galing mo naman. Ayan. Okay, so to worship God is to pay Him honor according to His appointment with a due spiritual disposition. Ang pagsamba sa Panginoong Diyos ay pagbibigay ng pagpipitagan sa Kanya. At meron siyang paraan, tamang paraan ng pagpipitagan sa Kanya. At nakabase ito sa disposisyong spiritual ng isang tao. Kaya nga hindi siya tumatanggap ng pagsamba ng kahit sino lamang. No? Kung tayo ay wala kay Kristo at sasamba tayo sa Kanya, sa Diyos, kahit pa, naalala ko nun, meron kaming event sa org ko nung college, at praise and worship, quote-unquote, sa field, ginawa. Aba, nakita ko yung kahit sino na lang, talunan, taasan ng kamay, hindi mga believers ito. Tapos ang report, grabe ang daming tumanggap sa Panginoon, nag-worship sila lahat. And napipicture ko rin yung one time sa It's Showtime, kumanta ng Christian worship song sila, sino to?
Sila Teddy, Jugs at Teddy yata. Pati yung Our God is an awesome God. He reigns us. Wow, nag-worship sa television. First time in history. No. Di ko alam kung sino sinasamba ninyo, pero that's not worship. At nakakalungkot dahil ganun ang tingin natin. Ganun kababaw ang tingin natin sa pagsamba sa Diyos. So, worship is primarily responsive. Ito ay pagresponde natin sa ginawa ng Diyos. May value kasi. You're honoring the value of whom you worship. Kaya worship, yung kanyang value, pinagpipitagan mo. It is not creative. It responds to one knowledge of God. Ba't ka sumasamba? Empty ang words, empty ang songs kung hindi informed ang worship. Kapag kumanta tayo, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are God. Tapos pag kinanta yun ng unbeliever, does it make sense? Meron bang bilang yung sinabi niya, here I am to worship, here I am to bow down. Sasabihin lang ng Diyos, sino ka? Sino ka? Baliwala ang kanyang pagsamba. Ngayon, sa atin, napakaingat natin sa mga inaawit natin dahil gusto natin informed yung worship natin, hindi mindless. Eh dati kahit mga isang oras ka na nagfa-firefall down dyan, feel na feel mong puspos ka na eh. Di ba? Feel na feel mo na, nandyan ang banal na espiritu, pero hindi pala. So, teka. Saan ako? Ayan. Clowney, the book of the church. Worship is not an imaginative capacity capable of projecting a satisfactory vanishing point for religious emotion. Neither worship nor religion can be defined apart from God. For worship is the response of the creature to the revealed glory of the Creator. When the total abandonment and devotion of worship are directed to any lesser God, its very nature is perverted. This perversion initiates the downward spiral of idolatry that the Apostle traces in Romans 1:18-32. Worship becomes depraved, not first in cult prostitution or in rituals of bloodlust, but at the point where human creatures refuse to acknowledge the only one worthy of utter, absolute, irrevocable devotion. There's a very thin line, no, ng difference sa pagsamba ng mga pagano at sa pagsamba na hindi regulative. Bakit? Kung hindi si God at ang kanyang works ang sentral ng pagsamba, eh gano'n na rin yun. Kulto ka na rin. Hindi ka nga lang nagkatay ng baby, hindi ka na pumugot ng ulo at pinagulong mo, pinadugo mo yung isang tao. Pero ang pagsamba mo ay masahol pa sa pagano. Sino ba yung sinasamba mo? Ano ba yung sinasamba mo? And these people who are worshipping lesser gods or yung mga idols nila are worshipping ignorantly. Hindi nila alam. Sila lang nag-iimbento. They are being creative in worshipping their idols. Kaya nga iba-iba yung pagsamba. Nakita natin sa iba't ibang kultura, but it always involves life. Laging may pinapatay. Nakita natin yan sa mga history natin sa kultura. Laging may pinapatay. Ang kinaiba, ang pagsamba sa Diyos, isa na lamang ang namatay, si Kristo Jesus. At anong nangyari? Lahat ng pagsamba ng mga hinirang ay response sa natapos na gawa ni Kristo. Kaya ito'y katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Pangalawa, discrimination in worship. God discriminates between acceptable worship and false worship. Very distinct yan sa paningin ng Panginoon. Meron siyang tinatanggap at meron siyang nire-reject. John Calvin, The Necessity of Reforming Church, sabi niya dito, if it be inquired, then by what teaching, but what things chiefly the Christian religion has a standing existence amongst us and maintains its truth, it will be found that the following two not only occupy the principal place, but comprehend under them all the other parts and consequently, the whole substance of Christianity, namely a knowledge,
First, of the modes in which God is duly worshipped, and second, of the source from which salvation is obtained. Ang simple terms, God must be worshipped according to how He wants to be worshipped and according to what He has done. Pag winership mo ang Diyos, Lord, kasi you are my boyfriend. May mga ganun. Jesus, you're my best friend. May mga kantang ganyan na hindi naman biblical yung mga pinanggagalingan. It is, instead of blessing, curse ang nangyayari. Dahil hindi ito nakabase kung sino ang Diyos at kung paano siya dapat sambahin. It must be defined by God. Worship must be mandated, defined by those by the one who mandated it. Dinidefine ng salita ng Diyos kung paano siya dapat sambahin. At titignan natin sa history, lagi paulit-ulit na sinasabi ko yung word, the distinction, kasi kitang-kita natin yung kaibahan ng pagsamba sa Diyos na buhay at pagsamba sa mga idolo lamang o sa mga Diyos-Diyosan lamang. So, beware, we cannot simply rest on the intention that what is done is for the Lord. Is it acceptable to Him? That's the question. Hindi pwede sabihin, para sa Diyos naman eh. Para sa Diyos to. Parang may nag-comment, grabe yung ano, yung kumakanta, wala sa tono. Sabi nung ano, nag-comment, wala sa tono, nakaka-distract. Sabi naman nung isa, hindi naman siya kumakanta para sa iyo, para sa Lord yun eh. Yung statement na yon, sobrang mali. Mali yung sitwasyon, mali lahat. Pero ang isang pinakamalaking pagkakamali doon, parang sinasabi mo na mas mababa yung standard ng Diyos. Kung technicalities pa lang ang usapan, ha, kung sasabihin mo, sa Diyos naman yun eh, kahit sintunado, tatanggapin niya yan. Doon pa lang tayo sa technical side. I'm not saying na yun ang basehan, pero kung doon pa lang binababa na natin standard ng Diyos, na tayo nga napapangitan sa boses natin, kumbaga eh, na gusto natin mas maganda, Diyos pa kaya? Huwag natin ibaba yung standard. May standard na ginawa ang Diyos. Now, this is, again, hindi yun ang sinasabi ng standard. Example lang yun na ang tao, binababa natin yung standard ng Panginoon. It is not the question of, is it done for the Lord or not? It is a question of, is it acceptable to Him? Katanggap-tanggap ba ito sa Kanya? Ang pangatlo po, corporate worship. The worship of the assembled covenant community, and that is the church. On Yahweh's appointed days, Sabbath and appointed feasts, in the book of Numbers, makita natin ang Diyos in the Old Testament, nagtatakda siya ng tamang panahon, tamang oras. By Yahweh's prescribed means, priesthood and sacrifices. Tandaan natin, ang centrality ng worship in the Old Testament is the sacrifice. Yun ang centrality, no? In Yahweh's special presence in the altar or in tabernacle or temple. Kaya nga ang laking kasalanan ni Jezebel at ng kanyang asawa. Bakit? Pinahintulutan niyang sumamba kahit saan. O imbis na paakyatin sila sa templo, hindi, dito na kayo sumamba. Meron tayong local worship area dito. Doon pa lang, galit na galit ang Diyos. So, the idea here is the people drawing near to God. Tayo lumalapit sa Diyos. Ang pangalawa, God drawing near to His people in James 4:8. Paano daw lalapit ang Diyos sa atin? If we humble ourselves to God, yun yung proskuneo, pagpapakumbaba, pagsamba sa Diyos. So, based on the Old Testament principles, nakita natin the corporate worship, dinadala pa rin natin sa modern times or sa New Covenant. Now, the present observation. Current worship emphasis is oriented on the externals. Example, music, methods, and gimmicks. Yun ang paraan ng pagsamba. So there has been so much focus on the liveliness of worship with very little on its truthfulness. Kailangan masaya lagi. Naalala ko, pag song leader ka dati sa church namin, sasabihin mo dapat, wala tayo sa prayer meeting. Wala pa kayong mga kamay. Yung kailangan i-hype mo yung mga tao. Kailangan iparamdam mo sa kanila parang daig pa natin ang ASAP, daig natin ang showtime sa production. And literally, pinag-uusapan na dapat i-rival natin yung paraan ng mundo. Dapat mas, ano tayo, mas masaya tayo. So doon naka-focus.
The occupation of the worshipers is on immediate effect, not on permanent gospel issues. Ang gusto natin? Feelings. Naramdaman mo ba yun? Nakita mo ba yun? Nahawakan mo ba yun? Ganon, yung senses. Gusto natin immediate, hindi yung lasting. Sa atin pagka, nung araw, pagka nagkantahan, ang dry ng worship kanina. Ang dry ng worship kanina, hindi ko ramdam. Tara, mag-worship tayo ulit. Pagka hindi pa naramdaman yung puspusan, minsan magpapakanta pa ulit ng isang kanta. O mag-ano pa kayo? O minsan hindi pa titigilin yung keyboard. Tuloy-tuloy lang tugtog para ma-hype yung ano, maantig yung puso. And that's very wrong. Mali po yung mga paraan na yun. Sunod po. Group dynamics has become dominant to the displacement of authoritative preaching of the word. Ano nang basihan? Group dynamics. Hindi na yung preaching. Ngayon, mabuboard ka sa CCRBC kapag sumama ka dito sa panambahan kasi wala tayong ibang gagawin kundi pag-aralan ng salita ng Diyos. That's the centrality of worship. Hindi yung mga gimmicks, hindi yung mga games. Eh dati, napapagod ka kakaisip, no? Ano kaya magandang icebreaker ngayon? Gano ba kakapal yung yelo na yan na linggo-linggo na lang binabasag? Kailangan may bago kang gimmick, may bago nakakatawa. Ang pastor, iisip siya ng topic na trending ngayon sa internet o ano bang sikat ngayon na online game at doon mo ibabase. Kaya ngayon mga camp, mga pangal o mga preaching, clash of ano, mga ganyan. Mga katunog ng mga sikat na trending na games at mga palabas sa sine. No? So, hindi po dapat ganon. Now, in the New Testament worship, passages that note transition from the Old Testament to the New Testament and the implication of worship. Makita natin sa John chapter 4, 23 to 24. Yung concentrated focus is sinabi doon, ang mga ninuno nyo ay sumasamba sa templo, ngunit darating ang panahon that you will worship neither in the temple or sa Jerusalem. Pero in spirit and in truth. So, the controversy between the Jews and the Samaritan includes the issue of right worship. Bakit? Yung mga Samaritano, hindi sila pwedeng sumamba sa templo dahil hindi sila purong Hudyo. Ito ay abomination sa pagsamba nila. They are the outsiders. Hindi sila katanggap-tanggap. Ngayon, ang kayabangan naman ng mga Hudyo ay, kasi kami ang anak ni Abraham. Kami lang ang may karapatan sumamba at ang pagsamba lang namin ang karapat-dapat, ang katanggap-tanggap sa Diyos. So, makita natin, the Samaritans accept only the authority of the Pentateuch, yung first five books, and evolve their worship on Mount Gerizim. Mount Gerizim had many historic religious events in which si Abraham doon gumawa ng kanyang altar at maging si Jacob. Patriarchal nung kanilang pagsunod sa pagsamba. It was a scene of divine blessings and the Samaritans hold to a tradition that the story of Abraham's offering of Isaac transpired on Gerizim. Nakabase sila sa tradisyon. But Jesus definitely sides with the position of the Jews. Nakita natin dito yung empathic na difference ng you and we as the Samaritans at kami naman, mga Hudyo, nakita natin doon na hindi sinasabi ni Christ na mali yung paraan ng pagsamba ng Old Testament mandate. No. Pero may bagong paparating. So, makita natin the difference is one of worship grounded upon right knowledge. Ang tamang pagsamba ay base sa tamang kaalaman. Pangalawa, Jerusalem is a chosen place for the worship of God. And Jesus Christ acknowledged this. Sinasabi niya na tama itong gawin. And siya nga mismo ay nandun eh. Nasa templo siya. Nagpupunta siya doon. But the hour is coming and now is a new period will be inaugurated with a different mode of worship. In the new covenant. Iba na yung pagsamba. Paano na po yung pagsamba? Simula ng sinabi ni Jesucristo, it is finished. The new worship mode is inaugurated. The temple worship is obsolete. Na-fulfill na. Nung napunit yung veil from top to bottom, signifying that Christ has already did His work.
So, the significance reference to our denotes the messianic work, particularly the event of the cross. Pangalawa, it will make the issue of place of worship an irrelevance. Irrelevant na kung saan, sa Jerusalem ka man o sa Jerusalem, hindi na nagmamatter. Bakit? Worship in spirit and in truth, not in location. Pero again, hindi sinasabi ni Jesus na mali yun nangyari. Ang Diyos ang nag-uutos nun. But this one is better. This one is better. So the new mode, worship the Father in spirit and in truth. The single preposition bracket together, spirit and truth. So yung spirit and truth ay napakahalaga pagdating sa panambahan. So the reference is to the Holy Spirit. The Holy Spirit is used in the Gospel and in the Old Testament as an eschatological promise. Si Kristo ay nangako na pag alis ko, may ipapalit ako, may ipapadala ko. Ang tawag dito, ang tagapag ang tawag doon? The Advocate. Nandoon siya. At yun ang banal na Espiritu. Nagmula ito sa pangako ni Kristo. At sa Old Testament, yun din yung hinaharap o yung future na pagsamba. Bakit? Hindi ka sumamba sa Jerusalem, nagkakasala ka. Pag hindi mo sinunod kahit ano man lang sa inutos sa batas, hindi ka tanggap-tanggap ang pagsamba mo. Hindi ka kalulugdan ng Diyos. So ito ay bagong pagsamba dahil ito ay nakabase na sa eschatological promise of the new covenant. And this covenant is in Christ's blood. So this also key in keeping with the affirmation that God is spirit. Imaginin mo, ang Diyos ay espiritu pero nagtayo ng templo. Di ba? These are foreshadowing. Foreshadowing. You know, foreshadow sa pagtayo ng templo ng Diyos in the Old Testament na may pananahan ng Diyos. And in the eschatological view, at sa panahon natin ngayon, in the last days, sa nananahan ng banal na espiritu. In our hearts, ang Diyos ay nananahan sa atin. Siya ay sumasa atin. At ganoon na po ang kalagayan ng pagsamba ngayon. So, the new mode of worship is not the place but the presence of the Spirit that makes it worship. Nasaan ang banal na Espiritu? Kaya nga mali yung come Holy Spirit. We welcome you. Holy Spirit, you're welcome here. No. Hindi mo wine-welcome ang banal na Espiritu. Nananahan ang banal na Espiritu. So, nung bata pa lang ako, kinakanta na namin yung old school charismatic song na, come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Bakit? Akala ko ba nananahan ang banal na Espiritu? Umaalis? After ng worship, alis muna siya? O sasabihin ng iba, nararamdaman ko ang presensya ng banal na Espiritu. Nandito na, bumaba na. So, there's a wrong understanding regarding the indwelling of the Holy Spirit. So, in the mode of new worship, it's not the place but the presence of the Spirit that makes it worship. Pangalawa, the truth is in the Johannine sense of fulfillment realized in the book of John or the writings of John. To understand truth as opposed error again fails to reckon with the eschatological transition sense. John's usage of aletheia often carries the note of fulfillment. The new mode of worship is oriented to the fulfillment of the Christ event. In the fulfillment of the prophecies from the Old Testament sa pagdadating ni Kristo Jesus, as mentioned by John, simula pa lang sa John chapter 1, when he said, in the beginning was the Word, nagsisimula sa Genesis, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh, hanggang sa New Testament, hanggang sa fulfillment of the new covenant in Christ. Ito yung kabuuan ng katotohanan ng pagsamba. So sabi ni Reader Boss in the Gospel of John, the mark of the future worship in spirit and in truth as contrasted with worship that is bound to a specific place, the spirit here is linked with truth in hendiadis as with grace and truth. In chapter 1, verse 17, refers to the time of salvation that has come with Christ and to the concomitant new way in which God will relate to human beings. Spirit and the truth refers
referred to the fellowship thus established in its life-creating, life-giving power as leading to the fullness of God's gifts that is no longer mediated by all sorts of provisional and symbolic forms, but by the Spirit of God Himself. Ano ibig sabihin? In the new covenant, hindi na alienated yung tao at yung terminologies ng spirit and truth. Both spirit and truth are co-existing sa pagsamba ng tao. Example, in the Old Testament, ang idea ng spirit and truth in worship ay hindi nila lubusang ma-picture. Bakit? Ang pagsamba nila ay very physical and practical. Kumuha ka ng hayop, dapat walang bahidungis, walang batik, walang sakit, perfect, ialay mo. Patayin, tumigis ang dugo. Napaka-practical at traditional yung pagsamba. At ang Diyos ang nag-constitute din nun. But these are foreshadowing of the spirit and in truth worship of the New Testament. Ano nangyari? Once and for all, Christ died on the cross. His blood was propitiated for our sins. Tayo ay karapat dapat na at pinanahanan na ng banal na Espiritu at ano yung truth na nasa atin. Ano yung truth na yon? It is Christ Himself. When Jesus Christ Himself said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." In other sense, no one can worship God. Your worship cannot be accepted unless I reside in you. Unless Christ resides in you. Hanggang yung banal na Espiritu ng Diyos ay wala sa iyo, ang iyong pagsamba ay baliwala, walang bilang. Pero dahil sa natapos sa gawa ni Kristo, ano nangyari? Yung spirit and in truth nasa atin na. Hindi yun remote. Hindi yun ginagawa na, let's worship God in spirit and in truth, na parang may gagawin kang in spirit and in truth. It is a reality sa Kristiyano that all believers in Christ, those who are redeemed, ay pinananahanan ng banal na Espiritu, and the truth of the gospel is the basis of the indwelling of the Holy Spirit. Kaya tayo sumasamba sa Diyos in spirit and in truth, we're informed. Ano yung information na yun? The gospel. We believe the gospel. And when we were regenerated, the Holy Spirit dwells in us. Yun ang sinasabi ng Panginoong Kristo sa Samaritan woman. Hindi mo ito maintindihan ngayon. Pero anong sinabi niya? Mangyayari. At nangyari na nga. Nangyari na. Kung sino man ang palataya kay Kristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, it is a must. This is a must. Yung pagsamba in spirit and truth, a necessity that will permit no modification. Walang ibang way para mas ma-improve, ma-enhance ang pagsamba sa Diyos. But from now on, from the basis ng new covenant ng Panginoong Diyos na binigay sa tao in the blood of Christ, wala nang ibang paraan ng pagsamba. So, as a pastoral point, make the worship of the church Christ-centered as the evidence of the presence of the Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit, the evidence is not goosebumps, hindi yung pagkabuwal ng tao, pagsalita ng iba't ibang gibberish, hindi yun. Kundi yung pagbabago ng buhay, fruit of the Spirit, yung pagre-repent, doon natin masasabi na talagang may pananahan o may presensya ng banal na Espiritu. Imagine, dati sa pananampalataya natin o pagkaintindi natin, bumaba ang banal na Espiritu, nandito ang banal na Espiritu, bakit? May nag-iyakan, may nagtumbahan, may kung anumang signs, quote-unquote, wonders and miracles. That's not the evidence. Ang evidence is, kung talagang nandyan ang banal na Espiritu, lahat tayo ay nagpapakumbaba. Umaamin sa ating mga kasalanan. At kailan mangyayari yun? In the preaching of God's word. Pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, nakukonvict ang hearts natin. Nagre-respond yung heart natin in worship. Worshiping God. Opo, Panginoon, tama ka. Makasalanan kami at ikaw lamang ang banal. At dapat ka naming sambahin. In 2 Corinthians 2, 2 Corinthians 3, 7 4, to 4, and chapter 4 and 6, hindi ko na po, pakibasa na lang po. Sige, skip ko na lang muna po ito kasi puro reference na lang naman po, no? Since ang oras ko po ay 2:44 na,
Hindi ko na siya itutuloy muna, no? Balikan na lang natin susunod. It's already 2:44. Pagpasensya niyo na po. Very late na tayo. Tutuloy na po tayo sa ating second service. Pero baka may... Oh, sino bang timekeeper natin? Ngayon. Umalis si Digo din, no? May oras pa ba? Kahit ano, sa question lang? 5 minutes, no? 5 minutes? Baka may tanong kayo? Thursday. Wow. Wow. Yun, so dapat bata pa lang sinasama na sa family worship. Kasi doon nag-start yung truth. Doon nagsisimula yung truth. No, bago may indwelling ng Holy Spirit in the regeneration, kailangan marinig nila yung truth. So family worship is the precedent ng ating pagsamba corporately. So dapat pa lang doon nagsisimula yan. Dal-dal. Questions? Insights? Going. Check. Yan. Tanong? Okay. Mukhang wala. Sige. Kung wala na po, tayo po ay manalangin at mag-prepare tayo for the second half ng ating pagsamba. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyo pong binigay na biyaya na napag-aaralan namin itong mga bagay na ito. Kung ano po ba dapat ang basihan ng aming pagsamba, paano ito namin gagawin. At salamat o Diyos dahil kami po ay hinirang ninyo upang maging kasama sa pagsamba sa iyo ng may kalayaan, Panginoon. Salamat o Diyos sa pananahan ng Banal na Espiritu sa amin na kami po ngayon ay karapat dapat, hindi dahil sa aming mabuting gawa, kundi sa natapos na gawa ni Kristo, karapat dapat na kaming sumamba dahil sa katwiran at kabanalan na binigay sa amin ng Kristo Jesus sa kanyang kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay. Kaya Lord, sa natitirang oras pa ng panambahan ngayon, patuloy namin ibigay ang pinakamainam na pagsamba sa pakikinig namin ng iyong salita at dalangin namin na hindi lang ito manatiling pakikinig, ngunit sa paggawa din, Panginoon, ng aming mga natutunan sa mga susunod na araw. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po.